baka mahuli ka na sa klase. Oo, ate. Ate? Orita, maaga ka yata ngayon. Galante kasi yung isang customer ko. Kadarating lang galing Dubai. Mag-almusal ka muna bago ka matulog. Nariyan ka na pala, Ate Rita. Papasok ka na? Oo. O, itong baon mo. Pag-aral ka mabuti, ha? Iwasan mo sana ang barkada at lakwacha. Si Ate Adora naman, parang walang tiwala sa akin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Pinaalalahanan lamang kita. Dahil alam mo naman, mahirap ang panahon ngayon. Baka raw kasi maunahan mo pa sa pag-aasawa si Ate Adora, Perlita. Kayo talaga, ako na naman ang nakita nyo. Sige na, Perlita, pumasok ka na. Baka mahuli ka pa. Sige, Ate Adora. Ate Rita. Sige, mag-iingat ka, ha? Perlita! O, ba't naririto ka pa? Hindi pa maaga ang klase mo? May cutting classes ka na naman, ano? Hindi. Wala kasi si Mrs. Cruz, ang advisor ko. Ba't di ka pa umuwi? Hinintay kasi kita, eh. Huwag ka nalang pumasok. Halika na, sumama ka nalang sa akin. Hindi pwede. May klase pa ako, eh. Hindi, huwag ka nalang pumasok. Halika na, sumama ka nalang sa akin. Hoy! Kayong dalawa, ginawa niyo pang Lover's Lane Part 2, ha? Bawal yan. Alam niyo bang public scandal itong ginagawa niyo? Akin na. Ebidensya. Sir, pasensya na po kayo. Eh, mga estudyante po kami. Baka pwede po natin pag-usapan na lang to. Mali ka ng tinapatan, bata. Manunuhul ka pa, ha? Halika sa presinto. Mamang pulis, nandito po ba si Perlita Sanchez? Ayun ba ka mag-anak ni Perlita, yung nahuli sa park? Mga kapatid niya ho kami. Ano ho bang nangyari? Nahuli kong kapatid niya sa park kanina. Kasama niya ang nobe niyang si Rafael Duates. Pinabutan ko sila sa di kakayayang sitwasyon. Isang kaso ng public scandal. Tapos tinangka pa akong sulan ng lalaki. At napag-alaman ko, wala pang 18 anyos ang kapatid niyo. Minor de edad. Pwede ho ba namin makita? Halika kayo. Hoy! Oh! Adora, Rita, anong ginagawa niyo rito? Si Perlita ho, nahuli. Oh, sige, asikasuhin niyo muna si Perlita. Kakausapin ko si Chief. Kumpare ko yun. Oh, sige, puntaan niyo na at susundan ko kayo, ha? Sorry, Ate Adora. Ate Rita. Ano ka ba, Perlita? Hirap na tayo. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Good news. Masasama na natin sa pag-uwi ngayon si Perlita. Talaga ko, Attorney Viola? Oo. Oh, narinig mo yan, Perlita, ha? Sana, Perlita, hindi na ito maulit. Ito'y isang malaking kahihiyan. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, Attorney Viola. Ang laki na ng utang ng pamilya ko sa inyo. Yun nga lang pong pantubos sa nakasanlang naming lupa sa inyo, ay di namin alam kung saan kukunin. Tapos, eto na naman ngayon. Nadagdagan na naman ulit. Wala yun, Adora. Nakapangako ko sa tatay niyo na si Parang Delfina, tutulungan ko kayo. Habang buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko akalain na magagawa mong bagay na yun, Perlita. Nakakahiya ka. Lubog na nga tayo sa utang. Pero, kita mo naman, pinagsisikapan namin ng Ate Rita mo na mapag-aral ka. Tapos puro kalandian naman palang inaatupag mo. Bago pa mamatay si Inay at si Itay, na isang lana yung lupa natin sa kanya. Nakakatakot isipin. Pero paano nalang kung biglang maningin si Attorney Viola? Ewan ko paano natin mababayaran yun. Kaya pinagsisikapan namin makapagtapos ka. Para pagdating ng araw, makahanap ka ng magandang trabaho. Yung marangal at mataas ang sweldo. At
Patawarin niyo sana ako, Ate Adora, Ate Rita. Hindi na mauulit. Talaga hindi na dapat maulit. Ayoko mabalitaan na nakikipagtagpo ka pa sa Rafael na yon. Tumare, iwasan mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dora, tulong ako. Salamat, Totoy. Oh, ayun pala si Totoy. Tutulungan ka sa palinda mo. Balingan kita mamaya. O sige, ingat ka. O sige. O, Totoy. Tara. Adora, pabili naman. Akin na, Totoy. Uy, Baho. Lagyan mo na naman yung sikmura mo. Dikit-dikit na yung bituka mo eh. Salamat, Kosa. Kano to? 20. O, Totoy, bayaran mo na. Ba't ako? Siyempre, kumbus namin. Eh, Totoy, wala pa akong pangsukli. Keep that change. Salamat, Totoy, ha? Bibili ka ba? Wala akong pera eh. Gusto mong kumain? Oo. Sa'yo na yan. Salamat ha. Carlita? Carlita? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, Rafael. Makaabutan tayo ni Ate Adora. Tsak, lagot tayong dalawa. Hindi ako natatakot sa Ate Adora mo. Mahal kita, Carlita. Nagawa ko lang naman ang lahat ng yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo eh. Nakikiusap ako, umalis ka na. Tsaka na tayo magkita at mag-usap. Sige na. Pero sabi mo muna mahal mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi itong tamang panahon. Hindi pa natin kayang ipaglaban ang pag-ibig na to sa ngayon. Alam mo yan. Ang importante sa akin ay alam mo mahal kita. At alam kong hindi tayo magkakaiwalay. Kaya nakikiusap ako. Kahit sandali lang, mag-usap tayo. Sige, tuloy ka. Dora, pwede kita atin? Naku, salamat, Totoy. Pero susunduin ako ni Nonoy, eh. Adora, pasensya ka na. Ngayon lang ako, medyo malayo kasi pinagatira ko sa pasahero ko, eh. Okay lang, katatapos ko lang rin sa pagtitinda. O, Totoy, tulungan na kita. Umuwi ka na, gabi na. Napagod ka ba? Magandang gabi po. Ang lakas din naman ng loob mo, ano, na magpakita ulit. Matapos ang kahihiyang nangyari, talaga bang ayaw mong tigilan ng kapatid ko? Sorry po sa nangyari. Alam kong mali at nakakaya, pero natangi lang kami ng aming mga damdamin. Mahal ko si Perlita, at kailanman, hindi ko hinangad na mapasama o mapahamak siya. At kaya ako nagsadya rito ngayon para humingi sa inyo ng tawad. Mga bata pa kayo, Rafael. Hindi ko sinasabing tutulak ko sa pag-iibigan nyo ng kapatid ko. Pero sana makapagtapos kayo sa pag-aaral. Wala kami ibang hinangad ng Ate Rita niya, kundi ang makita si Perlita na makapagtapos.
Hayaan niyo magtatapos muna kami ng pag-aaral. Pero sana, huwag niyo akong pagbawalan na makita, makausap, at madalaw dito sa inyo si Carlita. Basta lumagay kayo sa lugar, dapat alam niyo rin ang inyong limitasyon. Ayokong maulit yung nangyari sa inyo ni Carlita. Rafael, ikaw ang mananagot. Makakaasa po kayong hindi na mauulit ang nangyari. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Tutuloy na po ako. Sige, ingat ka. Carlita, alis na ako. Sige. Pwede ka ba matikong? Ibig ko sabihin kung pwede ka mailabas. Alam mo naman hindi ako sumasama sa customer ko sa labas. Isa pa, hindi kita type. Alam mo yan, Franco. At ang pinakaayoko pa naman sa lahat, ang lasenggong katulad mo, bukod sa iba mo pang mga bisyo. Alam mo kung sino ka magsalita. Balang araw, matitikman din kita. Tandaan mo yan. Yan pa ang isang pinakaayoko sa'yo. Masyado kang antipatiko. Nakaka-table mo naman ako. Ano pa bang nire-reklamo mo? Gusto kong kunin kita ng buhay. Ayokong basta tikim lang. Kung sabihin ko sa'yo, hindi lang kita basta kursanata. Mas paron. Seseryosohin kita kung pagbibigyan mo ka. Ibig mo sabihin, posibleng in love ka? Posible. Maganda ka. Mabait kahit minsan mataray. Yan ang type na type ko sa babae, yung palaban. Ang kaso nga, hindi kita type. At isa pa, may boyfriend na ako. Sorry na lang. Hanggang dito na lang talaga tayo sa loob. Dan! Franco, si Dan, boyfriend ko. Kamusta, pare? Ayos lang. Gusto mo uminom? Sumama mo ako. Salamat na lang. Hindi kasi ako umiinom eh. Tsaka, sinundo ko lang si Rita. Diba? Uwi na kayo yan. Oo. Mauna na kami. Sige, Franco. Tara. Talaga ho, kay si Aling Saling at Mang Badong, madalas rin ho kay kwento sa akin ni Totoy. Naku, pagpasensya niyo tong kapatid ko, ha? Baka kinukulit kayo o kaya ginugulo. Kayo nang bahala magpasensya. Naku, hindi ho. Masayahin nga ho yan. Sige ho. Ate, ayoko simba. Bakit? Basta. Bahala ka nga. Pena na ba doon? Toy. Wala, wala. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga din sa'yo. Pupunta ka ba mamaya sa lutuan? Oo. Oh. O, sige. Dadalhan kita ng kakaning mamaya. O, sige. Wala talaga akong masabi dyan kay Nonoy. Napakasipag. Walang kabisyo-bisyo. Kailan niyo ba pinabalak magpakasal? Hindi pa namin napag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Alam ni Nonoy yun. Gusto ko makapagtapos muna sa Perlita sa pag-aaral niya. Isa pa, gusto kong tubusin muna yung lupang nakasanla kay Atty. Viola. Pero napakaswerte mo kay Kuya Nonoy. Ate, napakabait niya.
andyan ka na pala. Akala ko hindi ka na darating eh. Halika, magmerienda ka muna. May dala ko para sa'yo. Halika. Tamang-tama, gutom na ako eh. Totoy, bakit ka umiiyak? Si Adora kasi. Ba't ano ba ginawa sa'yo ni Adora? May gusto ka ba sa kanya? Oo. Sabagay, magaling kang pumili. Maganda na si Adora, maputi pa. Kung ganun, sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Oo. Sabihin mo sa kanyang mahal mo siya. Oo. Tama si Ate Sanitoy. Kailangan pagtapat mo kay Adora kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Kailangan maging matapang ka. Hoy, Badong! Ano ba yung itsura mo? Bakit nagkaganyan ka? Eh, hindi Badong. Ava. Oh, siya, sige. Paliguan mo na tong kapatid mo. Ayoko! 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 Tao po. Magandang gabi. Ay! Alam mo, kita yung wahanag pa. Magandang gabi ako rito, eh. Ito, eh. Tamahimik kayo. Magandang gabi. Tao po. Adora. Magandang gabi, Rita. Andiyan ba yung kapatid mo si Adora? Kaya akit sana nang ligaw itong binata namin eh. Tinamaan na nintik itong kapatid namin. Sige, ha, maupo ko kayo. Ayoko. Ang gulo mo. Umayos ka nga. Ganyan ba nga akit ang ligaw? Uwi na ako. Dora, para sa'yo. Maraming salamat, Totoy. Dora, sasabihin sana ako eh. Iyak ako eh. Ano ka ba? Sabihin mo na, di ba kayang-kaya mo yan? Practice ka ng practice kanina sa daan. Oo naman, Totoy. Sabihin mo na kung anong nararamdaman mo ngayon. Eh, kasi... Ate... Ano ba yun? Sabihin mo na. Adora, eh, kasi mahal kita eh. Totoy, mahal din kita pero bilang kaibigan, may kasintahan na kasi ko eh. Si Nonoy, kilala mo siya eh, di ba? Siya ang mahal ko eh. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Ang pangit-pangit doon eh! Huminahong ka! Ayoko! Ang ganyan! Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo, ha? Ayoko! Ha? Na ang lalaki, matapang, hindi ganyan! Hindi ako papayag! Ayoko! Totoy, pumalik rito! Oh, bakit ako uniforme ka? Di ba magsiswimming tayo? Kasi hindi ako papayagan ni Ate Adora na mag-outing tayo. Sigurado ako, hindi ako papayagan nun. At saka may klase pa ako. Wala namang problema kung naka-uniforme ako, di ba? Eh, may bango bang pampaligo? Meron. Wali ka na. Oh, Perlita, ginabi ka yata ah. Di ba hanggang alas 5 lang ang klase mo? Mag-aalas 9 na. Pasensya ka na, Ate Adora. Kasi nag-overtime kami sa CAT class. Tapos, duman pa kami sa isang kaklase. Dahil sa isang project. Ah, ganun ba? Sige, magbihis ka na at maghahapon na tayo. Oo, ate. Rita! Franco, madaling araw na. May dala ka pang bote.
Saan ka ba uminom? Diyan lang. Uwi ka na. Oo. Sige. Alam mo, Rita, mahal na mahal kita. Mahal din naman kita eh. Siguro, pag nawala ka sa akin, tatalon ako sa dagat. Maaga kaya tayo mamamalengke ngayon. Oo nga, para maaga akong makapagluto ng paninda. Siya nga pala, Nonoy, pag baba mo galing sa bundok, dala mo ako ng niyog panggata. Oo ba, sige. Ingat ka sa pamamalengke mo, ha? Sige, ha. Ikaw din. Hmm. Rita! Rita! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Carlita? 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 Diyan sa inyo, nagalito ng nyug eh. Siya nga pala, si Dan, boyfriend ko. Ah, kumusta ka? Mabuti naman. O sige, paano, mauna na ako sa inyo. Sige. Sige, Dan, uwi ka na. Ingat ka, ha? Sige, bye. Totoy, tutoro mo kung sino pumatay.
Ito, kita ko patay, Perlita. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagkakamali ho kayo. Sa presinto ka nalang magpaliwanag. Sumama ka nalang na maayos. Adora, hindi totoo yung sinasabi niya. Wala akong alam sa pagkamatay ni Perlita at panggagahasa sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, oh. Halika na. Maniwala ka. Halika na. Halika na. Halika na. Ate, ayoko sanang isipin. Pero si Nonay yung huling nakita akong nagpunta sa bahay. Kasama ko sila nang makasalubong namin siya. Tulog ka ng tulog. Loko ka, mamaya mapasala tayo dito ni Madam. Mapadala ka sa Mindanao. Opo ka muna. Nonoy! May bisita ka. Rosa, Rosa, may dalaw ka. Bakit, Nonoy? Bakit mo nagawa yun? Alam mong hindi ko magagawa ang ganitong bagay sa'yo, Adora. Sinusumpa ko, wala talaga akong kinalaman sa pagpatay at sa pagsasamantala sa iyong kapatid na si Perlita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya't ano magiging motibo ko para gawin itong karimari-mari na krimen? Ewan ko. Ewan ko, Nonoy, kung ano nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kapatid ko ang ginahasa at pinatay. Tapos, napagbintang ka pa. Mahirap balansihin. Nalilito ako. Sinusumpa ako. Malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan, wala akong kinalaman dito. Attorney Viola, nandito pala kayo. Magandang araw sa iyo, Adora. Ate, may mahalagang sadya sa atin si attorney. Kung hindi po ako nagkakamali, tungkol to sa nakasanla namin lupa. Meron kasing buyer. Eh, kako, para hindi ako kulitin, mabuti pa tubusin nyo na. Mahirap yung nasa akin yung papeles. Eh, maganda yung offer, baka kasi matukso ako. Yan ang malaking problema, attorney. Ultimo buwis, hindi na kami makapagbayad. Sa tingin ko, aabutin to na mahigit 20,000. Tama ho si Rita, attorney Viola. Walang-wala ho talaga kami. Kumare, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. At sana, huwag niyong ibenta. Dahil may sentimental value sa amin. Mula sa dugot pawis ng aming magulang. Bueno, pagbibigyan ko pa kayo minsan, pero siguraduhin mo, Adora, nagagawa mo to ng paraan. Kasi mahirap naman kung natutulog yung pera ko. Tsaka itong offer na ganito ay bihira lamang. Mas malalo kung ipapailit ko to na hindi ko man lang kayo napasasabihan. Nagkakaintindihan ba tayo? Maraming salamat ho, Attorney Viola. Iniisip mo ba kung paano natin tutubusin itong lupa mula kay Attorney Viola? Saan naman natin pupulutin ang 100,000, Rita? Eh, yung pinagpalibing natin kay Perlita, eh, utang din. Hayaan mo. Tutulong ako sa paghahanap ng perang pambayad. Huwag ka mag-alala. Makakaraos din tayo sa ganitong buhay. Salamat, Rita. Sayang nga lang at wala na sa piling natin si Perlita. Sayang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Maranasan ng luho. May dahilan ng Panginoon kung bakit kinuha niya na si Perlita. Kailangan maging matatag tayo sa kahit anumang klase paghamon na ibigay niya sa atin. Tuloy ka.
Opo ka. Siguro naman na pag-isipan mo ng mabuti ang inaalo ko. Hindi ka naman siguro sisipot dito ng dahilan ay namimiss mo ako. Malabo yun. Dahil may dan ka na. Nabanggit mo sa akin na matutulungan mo ko. Alam mong pera ang problema ko. Masusolve lahat ang problema mo, Rita. Yun ay kung papayag ka sa may paggagawa ko sa'yo. Kapalit ng perang kailangan mo. Malinaw ang lahat sa akin, Franco. Mula sa araw nito, akin ang katuwan mo, Rita. Basta yung pinag-usapan natin, Franco, ibibigay mo. Basta maging masunurin ka lang, magkakasundo tayo. Pareho na lang yung kailangan mo. Dora, ganun ka muna. Pumapayag na ako, attorney. Talaga? Alam kong malabong matubos pa namin ni Rita ang lupang nakasanla sa inyo. Isa pa, napakalaki ng utang na loob ng pamilya ko sa'yo. Kaya, ito na lang ang tanging paraan para makabayad ako. Hindi ka magsisisi, Adora. Mananatili sa'yo ang lupang ipinunda ng iyong ama. At isa yun sa iririgalo ko sa'yo sa oras na makasal tayo. Isa pa, ako mismo ang hahawak sa kaso ni Perlita. Ang hiling ko lang, makasal tayo sa lalong madaling panahon. Salamat. Kalahati pa lang yan sa napag-usapan natin, Rita. Pagkatapos mo may deliver ang kahon, dun sa address ay binigay ko sa'yo. Tsaka mo makukuha ang kabuuan. At dadagdagan ko pa. Oh, Rita. Hindi ka pa pumasok? Saan galing to? Inutang ko sa may-ari ng club. 50 mil lang yan. Pero at least, kalahati na lang idadagdag natin. Ano yung daladala mo? Pinapakisuyo ng boss ko. Daling ko raw sa Maynila. Ibig sabihin, luluwas ka ng Maynila bukas? Oo, ate. Bukas na bukas din. Ganun ba? Sige, matulog ka na. Luluwas ka pa ng Maynila bukas.
Ate Adora, nakita mo ba yung kahon na dala ko kahapon? Rita, magsabi ka sa akin ng totoo. Saan ang galing ang kahon? Confidential, ate. Eh, kung sabihin ko sa iyo, tinapon ko yung laman ng kahon. At sa oras na malaman ng mga otoridad, ang laman ng kahon, tsak makukulong ka nun, Rita. Alam mo ba yon? Dahil shabu lang naman ang laman nun. Magsabi ka sa akin ng totoo, Rita. Huwag mo na akong paglihiman. Patawarin mo ako, ate. Galing kay Franco ang kahon. Siya rin ang nag-utos sa akin na dalhin yun sa Maynila. Sa kanya nang galing ang 50 mil. At kailan ka pag gumawa ng bagay na ang kapalit ay kaluluwa mo? Ate, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong ibenta ang katawan ko, pati na rin ang kaluluwa. Dahil kinakailangan. Dahil ayoko mawala sa atin ang lupang ito. Inana natin ito kay itay at inay. Katas ito ng kanilang hirap at pagod. Naroon ako. Pero mali pa rin na naging paraan mo. Pumayag akong pumasok ka sa club. Sa kondisyong hindi ka lalabas. Magtrabaho tayo sa malinis na paraan. Huwag natin dungisan ang dangal nila inay at itay. Patawarin mo ako, ate. Hindi namin matatanggap ang perang yan. Katas ng kawalang yaan mo. Asan yung kahon? Tinapon ko sa dagat. Ano? Bakit mo tinapon? Subukan mo saktan ako at takutin kami magkapatid. Siguradong tiklo ka. Akala mo, pag may nangyari sa akin ngayon, ikaw mananagot. Subukan mo pilitin ako na isauli sa'yo ang mga shabu na laman ng kahon. Sige ka, huhulihin ka ng mga pulis. Masyado kang matapang at mayabang, Adora. Huwag kang pakasisiguro. Araw mo lang ngayon, pero hindi lahat ng oras sa'yo. Tanda mo yan. Attorney, uminom po muna kayo. Uy, salamat. Thank you. Nandito na pala si ate. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon naman. Mabuti dumating ka na. Siya nga pala, si T-Bac, sinama ko. Siya rin ang gagawa ng tragedy boda mo. Hi. Mag-usap na rin kayo kung anong disenyo yung gusto mo, ha? T-Bac. Okay. And one thing more, bukas ng umaga, maaga ko kayong dadaanan dito para tuloy na tayong pupunta sa prosecutor's office. Para diretso na natin may isang pahing demanda doon sa pumatay kay Perlita. Salamat po. Halika na, Day. Magsulit na ta sa balay. Para masugdanta ka. Ha? Ano daw yun? Ewan. Ang sabi ko, papasok na kami sa loob para susukatan ko na siya. Ah, sige. Attorney, ang ganda-ganda niya. Oh, para anak mo na lang. Ha? Halika na, Day. Pasok na tayo. We are pledging not guilty, Your Honor. There's no sufficient evidence against my client and therefore must be released at once. Hindi na kailangan umabot pa sa korte yung kasong ito. Isang sinto-sinto ang tumatayong testigo. Therefore, not a credible witness. At isa pa, malaki ang gusto ng testigo sa nobya ng aking kliyente, na kapatid mismo ng biktimang si Perlita Sanchez. At para umabot pa sa hukuman ng kasong ito, we are requesting your office to have an independent evidence strengthening or confirming the sole witness which is Totoy's testimony. At may alibay ang aking kliyente. Nasa bundok siya, nangunguha ng mga kobra nang umagang maganap ang krimen. May mga magpapatunay nun. I tell you, you've got the wrong man. So you're saying that this case against Chino Hortales is just a collaboration? Of course, Panyero. And that our sole witness has only implicated the accused in this case? Yes. We need more credible witnesses, Attorney Viola. Or more independent testimony to some particular material that is relevant to the fact. Example of an expert's genuine evidence of a blood stain in order for this case to be executed. Well, give us at least a week to present more witnesses and evidence. Okay. Pero pinatatagal nyo lang ang proceedings. You are violating the rights of my client sa usaping ito. This is a wrongful detention. We will thoroughly examine all the necessary documents of this case, Attorney Reyes. Kailangan nyong makakuha ng evidence, Attorney Viola, para mapatunayang si Chino Hortalesa was falsely accused of rape and murder. Kung may mabigat pang makukuhang ebidensya, or one or two credible witnesses, this case is something which has to be carried into effect. For the meantime,
This meeting is adjourned. Paano, Panyero? Sige, Panyero. Ayoko. Bakit ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Eh, huwag kang magagalit, ha? Meron ako kwento sa'yo. Galit ako, Nonoy, dahil ikaw siya, Adora. Pero di ko kaya, eh. Alin ang hindi mo kaya? Di naman kasi Nonoy patay perlita, eh. Ha? Bakit si Nonoy ang tinuro mo? Galit ako kanya, eh. Boy baho, kita patay perlita. Ha? Sino itong pumatay kay perlita? Saan ba, Totoy? Doon, eh. Halika na. Boy baho? Sino yan? Totoy. Boy, kwento mo kanila. Sino patay Perlita? Abnormal ka, Totoy. Pahaba ka. Ano, boy? Magsasabi ka ba ng totoo o ipapahuli ka namin? Ang labo mo talaga, Totoy. Labo mo rin. Magsasabi ka ng totoo o tatawag na ako ng pulis. Tukulo ba saan? Nakita niyo ba kung sinong gumahas at pumatay sa kapatid kong si Perlita? Hindi ba ikaw yung nagtitinda doon sa istasyon ng tren? Yung gusto ni Totoy Abdoy? Sige na ho, Mamboy. Ano ho bang nalalaman nyo? Nakita ko si Franco, yung mayabang natulak dito sa atin. Tinatawag ang pangalang Rita. Pagkatapos, nung walang sumagot, eh basta na lang pumasok si Franco doon sa bahay. At pagkatapos niyang patayin at pagsamantalahan yung babae, ay mabilis siyang umalis. Pero nakita niya ako. Isang gabing pauwi ako. Uy, baho! Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Halika na, ihati na kita. Para hindi ka na mapagalit ang baho. Paglalakad na lang ako. Itutumba kita kapag hindi ka sumama sa akin. Sige! Doon! Matatahimikin na kita. Sir. Mahilig kang manubok, ha? Sir! Hindi ko sinasadya. Wala naman akong pinagsabihan doon sa nakita ko, eh. Mahinom ni Naka siguro. Baka umamoy pa yung baho ko, eh. Huwag! Bawa kayo, sir! Sir! O, sige! Buhat na. Nagtago na ako. Paproteksyonan ka namin. Basta pumayag ka lang maging witness sa kasong ito. Kailangan makulong si Franco. Bibigyan ka namin ng libreng matitirhan. Hindi malalaman ni Franco. Pagkain at damit. Sige. Rita. Malaking atraso mo sa akin, alam mo ba yan? Alam mo bang pwede kang mapahamak sa pagkawala ng siya mo? Na dapat sana i-dinilibre mo sa Maynila. Pero gago ako, eh. Sinagot kita dahil hindi kita makalimutan. Ang sarap mo kasing banatan. Hindi pagastado. Patawarin mo sana ako, Franco. Pinagsisihan ko ang nangyari. Para makabayad ako sa iyo sa atraso ko, hintayin mo ako bukas sa inyo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay.
Franco, gusto ko matikman yung binibenta mo. Gusto ko makaranas ng ibang trip sa sex. Sandali lang, kukuha ko. Kapag natikman mo yun, hanap-hanapin mo lagi ang sarap. Lalo pa't primera klase nandito ngayon. Ayaw mo ba nun? Babalik-balikan kita dito? Franco! Uli ka, suwama ka sa amin. Sir, bakit? Ano yan? Akinan! Akinan! Para sa kapatid kong ginahasa mo at pinatay. Para sa pumababoy mo sa akin. Para sa mga taong sinira mo ang buhay. Talaga bang itutuloy mo ang pagpapakasal kay Atty. Viola? Ito lang ang tanging paraan para makabayad tayo ng utang sa kanya. At para hindi mawala sa atin ang lupang ipinundar nila Inay at Itay. Ang lupang itong magpapaalala sa atin ng katas ng kanilang pagsisikap. Oigme, mabuti naman takalaya ka na. Oo nga eh. Makakaabot ka sa kasal ni Adora. Kasal? Si Adora ikakasal? Kanino? Saan? Kay Atty. Viola. Ngayon mismo. Sa simbahan sa baya. Kaalis nga lang nila eh. Ganun ba? Sige, salamat ah. Oo. Bakit kaya ang gagawin na wala pa sila? Ano kaya? Ano kaya na nga? Sa palagay mo? Parang wala bang ibibilis to? Nagbabadali ako, baka di ko naabutan. Oh, ito na pala eh. Ako. Kalimutan mo na ako. Magpapakulong ko sa damdamin mo. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang pangarap na binuo natin dalawa? Paano na yung pangako natin sa isa't isa na magsasama tayo hanggang sa kabilang buhay? Ikaw ang unat huling pag-ibig ko. Ikaw mamatay ko pag nawala ka. Pero kung diyan ka magiging masaya sa iyong pagpapakasal, ako na magpaparaya. Ayoko na magkulong ang damdamin mo sa maling pag-ibig. Pakangad ko lang sa ikaligayahan mo. Yun ay bahagi lamang ng kahapon, Nonoy. Wala na yun kung walang kahapon. Wala rin bukas kung wala ka sa piling ko. Dora, sandali lang.
Matutuloy ang kasal. Walang nagbago sa desisyon ko. Talagang matutuloy ang kasalan, Adora. Narinig ko ng lahat ang dapat ko marinig. Tama ang sinasabi ni Nonoy. Ayoko makulong ka sa maling pag-ibig. Tanging kaligayahan mo lang naman ang hangad ko eh. Pero alam kong hindi ka liligaya sa piling ko. Kaya magpaparaya na lang ako. Pinahanga niyo ako sa klase ng pag-ibigan niyong yan. Naunawaan ko kung bakit nagdesisyon si Adora ng pakasal sa akin. Para wag mawala yung mana. Yung lupang nanggaling pa sa kanyang mga magulang. Bueno, itutuloy natin ang kasalan. Kayo magtutuloy ng naudlot na kasalan. At bilang regalo ko, isusoli ko ang papeles ng lupang nakasala sa akin. Ha? At hindi lang yon. Ako ang tatayungin ninyong dalawa. Okay ba? Ha? Napakabait nyo. Maraming salamat po, attorney. Napakabait nyo. Makakahanap rin kayo ng simbait nyo. Maraming salamat. Paano? Good luck sa inyong dalawa, ha? Dora, pwede ko tabi sa'yo. Oo naman, Totoy. Nanay? Totoy talaga. Sige! Ay na.